Good day po. Si Mark po ito dito sa Makoy Homestead. Kumusta po kayo? Sana ay all is well. Ngayong araw na ito, medyo weird ang panahon. Aaraw, tapos mamaya uulan. Saka birthday pala ng aking paboritong kapatid. Happy birthday, ate! Pero dalawa lang po kami magkapatid. Enjoy lang and more birthdays to come. Ang ipi-feature ko ngayon ay yung aking kalapati. Nag-start ako ng June 2021 ng fantail, pero ngayong December lang ng itlog. Akala ko nga di sila pair o baka parehong gender or matanda na. Nag-decide nga akong alisin na, pero may nakita ako nag-post sa group ng Capuchin, kaya nag-avail ako nito ngayon lang December. At the same time, may inalok din siyang white na racing homer, kaya kinuha ko na din. After kong ma-avail, nangitlog yung fantail the next day, and after 5 days yung Capuchin. Tapos, after 3 weeks, ito namang racing homer. Kaya sobrang excited na mapisa silang lahat. Parang dream come true itong mga alaga akong kalapate. Dahil yung mga breed na ito, mahirap hanapin nung bata ako. At mahal pati. Nakikita ko lang ito sa Manuela, sa Las Piñas, sa Bio Research. Dati nga nung nag-aalaga ako, nauubos ang oras ko sa kanila. Aakyat sa puno dahil dun ko nilagay yung flag para palatandaan, para makauwi yung ibon. Aakyat sa bubong, papalakpak kapag lumilipad. Tapos magbabike at ihahagi sa ibang lugar, aabangan o either nauna siya or mag-antay ka. Depende sa lugar kapag masyadong malayo. Makatulong ang mga alaga ko makaalis ng stress, alalahanin, at nakaka-focus ako sa mga dapat kong gawin. Basta naging involved ka sa nature, bibigyan ka talaga ng sayang di mo kailangang bilin. Saka yung puting dove, symbol ng peace. Saka kahit ano namang basta ginawa mo yung passion mo, magiging masaya ka. Kaya samahan niyo po ako, papakita ko sa inyo yung mga clips ng mga kalapate. Tara! Madalas na siyang pumupunta dun sa nest. Sana nga umitlog na. Medyo na-excite na akong dumami at saka magpalahin nito. Sana. After 6 months, umitlog na rin sa wakas itong fantail ko. So, alternate na naglilimlim yung male at female. Ang kutob ko ito ngayon ay male, ito yung female. Check natin. Hindi ko sure kung papayag siya. Masilip natin. Hindi pala makikita yung egg. Galit. Hindi pwede.
Matapang yung kaka-avail ko lang. Ito kasi, bago lang to. Kasabay nung capuchin. Hindi ko alam kung anong breed nito. Pero dahil lang kinokolek ko nga is mga white. Ang bata ako, pag sinabing malaki yung ilong ng ano is racing homer kaagad, pero hindi naman ako expert. Kaya kayo po makapagsabi kung anong breed itong aking pigeon na ito. Ito, bago lang. Kaka-avail ko lang. Sa kwento nung binilan kong tagabawan, hindi niya naman anak to. Pero sinusubuan niya. Medyo madaming ipot. Kasi makikita nyo naman, pure white yun, pero itong ano is parang blue bar na di ko nga sure kung racing homer din to eh. Pero sinusubuan niya yan kahit hindi niya anak, nakakatawa nga eh. Pinadala na sa akin nung may-ari kasama na tong sisiw dahil ng mamatay lang kasi to. Mabuti na lang sinusubuan ito kahit hindi niya anak. Medyo matindi kong mag-away itong mga to. Kaya laging nandito lang yung fantail. Mag-away sila eh. Papakita ko sa inyo yung capuchin. Medyo madaming ipot. Pero napakaswerte ko dito sa binili kong capuchin na to. Dahil 5 days pa lang sila dito, naglay na ng egg. Papakita ko sa inyo yung egg. Actually, ito yung coop ng manok eh. Kaso, hindi ko na siya nalipat doon. Dahil ang itlog na nga dito. Tingnan nyo naman kung gaano ka-adorable ang pigeon na to. Kung yung fantail, nakabukadkad yung buntot. Itong capuchin, yung balahibo niya sa leeg naman yung nakabukadkad. Sobrang natutuwa ako sa mga puting kalapate. Nabanggit ko nga, ito yung first love kong alagang hayop ng bata ako. Ito yung pinakauna kong inalagaan. Hindi ko siya nailagay dun sa lagayan mismo ng mga pigeon dahil nang usually pag dinadating ko sila dito is hindi ko sila pinaghahalo kaagad. Ina-isolate ko yung mga bago kasi baka nga pagdating nila may dala silang sakit. So, pinainom ko sila ng unang araw anti-stress. Tapos, the next day is kung may sipon man o ubo is yung antibiotics. Then, tsaka pa yung vitamins. Tapos, after nun, pinapaliguan ko nung washout yung sakuto. Kaso, dahil umitlog na siya dito, pabayaan ko na munang ma-hatch yung itlog niya dito. Sana naman
walang mabugok, mapisa lahat yung mga itlog nila. So kung sino mang makakapanood nito, naghahanap naman ako nung frill back. Bale yung balahibo niya naman sa pakpak yung nakatikwas. Parang kulot-kulot. Papakita ko sa inyo. Yan. Tingnan nyo. Para siyang nagpa-parlor. Pinakulot pa ang kanyang feathers. Pero wala eh. Wala pa makitang pure white nitong frill back. Ayan. So abangan nyo lang. Papakita ko sa inyo once na ma-hatch na yung mga egg. Yan, dahil pumasok ako, nabulabog. Umalis dun sa pwesto nila. Pero ayun, may isa na siyang itlog na yun. Itong blue barn na ito, ito nga yung pinadala na rin nung binilan kong tagabawan. Dahil wala naman siyang nanay, kagandahan nito, sinusubuan nila kahit hindi nila sisiw. So, thank you for watching. Abangan nyo lang po ang pagpisa ng mga kalapati ko. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo. And kita tayo ulit sa sunod na video.